May mga nagsasabing extension daw ng pagkataon ng may-ari ang mga alaga nilang hayop. Kung totoo yun, anong sinasabi ng mga alagang to tungkol sa mga amo nila? Nakakagulat ang nasa dulo ng listahan, kaya abangan mo yun. Ito ang 10 di ka panipaniwalang alagang hayop. At ngayong nasabi ko na lahat ng yun, magsimula na kaya tayo. Ika-10, di masyadong micropig. Nung summer ng 2012, kinausap ng kanyang kaibigan ang isang lalaking nagngangalang Steve Jenkins tungkol sa pag-ampon ng micropiglet. Yun yung maliliit na baboy na di lumalaki. Pumayag siyang kunin yung cute na baboy kahit na di matutuwa ang partner niyang si Derek. Ang di niya alam ay babaguhin ng desisyon na to ang buhay nila. Dahil di pala micro yung baboy na pinangako nilang alagaan na pinangalanan nilang Esther. Sa loob ng 3 taon, naging 600 pounds ang dating maliit na si Esther. Pagkatapos ng ilang problema at maraming kalat, naging malinaw na kailangan ng baboy ng mas malaking lugar. Kaya gumawa sina Steve at Derek ng isa pang desisyong babaguhin ang buhay nila. Bumili sila ng farm at binuksan nila ang Happy Ever Esther Farm Sanctuary kung saan pwede nilang alagaan yung baboy. Sa loob ng 3 taon, nagkaroon si Esther ng 1,000-1,000 followers sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kabilang na ang mga tatay niya sa pinakasikat at matagumpay na animal activist sa buong mundo. Ika-9, ang sundalong aso. Maliit na asong kasya sa hanbagang Yorkshire Terrier. Madalas na makikita mo tong nasa kondo. Pero may isang Yorkshire Terrier na hindi spoiled, kundi isang ganap na sundalo. Nahanap si Smokey ng February 1944, abandonado sa loob ng isang foxhole sa kagubatan ng New Guinea. Nasama yung aso sa isang dosenang combat mission at nakaligtas siya sa mahigit 150 na air raid. Tulad ng sikat na veterano ng World War I na si Stubby, ginagamit ni Smokey ang matalas niyang pandinig upang balaan ng mga sundalo tungkol sa paparating na artillery shell. Ang isa sa pinakasikat na kabayanihan ni Smokey ay nangyari sa isang mahalagang airstrip sa Lingayen Gulf sa Luzon. Hinila ng aso ang isang telegraph wire sa loob ng masikip na 70 feet na tubo. Nakatipid to sa oras ng construction at pinanatiling ligtas ang mga trabahador at engineer galing sa mga bala ng kalaban. Pag di nakikipagsapalaran sa panganib, inaaliw ni Smokey ang mga sundalo sa pamamagitan ng iba't ibang tricks na tinuro niya sa sarili niya. Ika-8, capybara. Ito si Chico, isang capybara na kasing laki ng baboy na nakatira kasama ni Jackie Wren at ng kanyang asawa sa Arkansas. Ang capybara ay ang pinakamalaking daga sa buong mundo na mukhang higanting guinea pig. Madalas na nakikita to sa mga gubat ng South America kung saan ilang oras kada araw itong kumakain ng halamang tubig sa mga lawa, sapa at ilog. Mahilig din itong maglibot sa mga savanna para kumain ng mga damo at prutas. Inampon si Chico noong 2014, noong 4 pounds na baby pa lang siya. Mula nun, natuto na siyang mabuhay kasama ng mga tao kesa ng kapwa hayop niya. Mahilig siyang magsuot ng sombrero, lumangoy at sumisid sa swimming pool kasama ng mga apo ng mga wren. Natutulog din siya sa kama kasama ng mag-asawa at meron din siyang best friend na nagngangalang Darla, isang mini pig na nakatira rin kasama nila. Ika-7, reindeer. Wala ka Rudolph dahil may bago ng sikat na reindeer. Si Aatu ay isang alagang reindeer sa Rovaniemi. Hindi pula ang ilong niya at di niya paboritong libangan ng paghila ng lumilipad na sleigh. Sa halip, mahilig siyang manood ng TV. Isa siyang couch potato at paboritong palabas niya ang heartbeat. Isa rin siyang local tourist attraction. Maliit pa lang siya nung inabandona siya ng nanay niya at natagpuan siya sa gubat ng Savukoski malapit sa Sondankila sa Finnish Lapland. Dahil lumaki si Aatu kasama ng tao, di siya natutong kumilos na parang reindeer. Pinapakain siya gamit ang bote at pinalaki sa loob ng bahay kaya masanay siyang kasama ng tao kaysa ng mga hayop. Tumitira siya ng part-time sa isang reindeer farm at sa bakuran ng bahay ng amo niyang si Pia Tukanen. Gusto niya sa loob ng bahay kasama ng mga tao at marunong siyang maglakad ng maingat sa loob ng bahay. Ika-6, hyena. Baliw ka sigurong parang sina Joker at Harley Quinn para mag-alaga ng hyena. Parang di naman ganun si Brian Hon, pero ginawa niya pa rin ng lahat upang makuha niya si Jake, ang alaga niyang hyena. Ayon kay Brian, 2 weeks daw siyang nagtrabaho bilang macho dancer sa Fort Lauderdale upang kumita ng pera para bilihin yung mabangis na hayop na may malalim na itim na mata at matutulis na pangil. Maganda naman yung kwento niya. Ilegal niyang inalagaan sa loob ng isang apartment si Jake ng 11 months hanggang nagsimula itong maging gulo.
Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 11 months, napilitan si Brian magpaalam kay Jake. Hindi dahil masyado na tong mabangis, kundi dahil masyado ng mahal ang gastos para pakainin to. Di niya kayang bayaran yun sa pamamagitan ng pagsasayaw. Sinubukan ni Brian kausapin ng tatlong iba't ibang Florida Zoo, pero tumanggi sila. Hanggang sa wakas, pumayag si Mario Tabrao ng Zoological Wildlife Foundation na kunin si Jake. Binibisita pa rin ni Brian si Jake at sinasabi niyang di raw mapapalitan ang pagkakaibigan nila. Ikalima, elepante. Hindi dapat kinukulong ang mga elepante. Parang may mali pag nakakulong ang nakakamanghang hayop na to. Pero syempre, merong konting exception kung saan kapaki-pakinabang sa hayop ang tumira kasama ng tao. Natagpuan ni Roxy Dankwartz ang isang baby elephant habang nagtatrabaho siya sa Wildest Life, isang animal sanctuary sa Zimbabwe. Nawawala raw yung maliit na elepante at nahiwalay sa herd nito nung natagpuan to sa baybayin ng Lake Kariba. Mukhang muntik na raw tong malunod nung tumawid yung herd nito sa tubig. Nung di na nahanap yung herd, nagpa siya si Roxy na alagaan yung elepante. Underweight to nung unang natagpuan, kaya inalagaan to ng husto ni Roxy. Binibigyan niya to ng 18 liters ng espesyal na gatas araw-araw. Pinangalanan niya tong Moyo at 5 years old na to ngayon. Tinuturing niya tong pangalawang nanay si Roxy at sinusundan siya kung saan-saan. Ika-apat, Bison. Si Wild Thing ay isang 11 years old na alagang buffalo na merong sariling kwarto sa loob ng bahay ng mga amo nitong sina Ronnie at Sharon Bridges. Ilang taong nag-aalaga ng herd si Ronnie bago siya napilitang ibenta yung 52 niyang buffalo noong 2004 upang magkaroon ng pera pambayad ng mga medical bill. Hindi alam kung bakit, pero di niya binenta si Wild Thing na 3 months old pa lang nung panahong yun. Si Sharon ang nagkaidiyang ipasok si Wild Thing sa bahay. Di sumang-ayon nung una si Ronnie dahil buffalo si Wild Thing at baka masira yung bahay nila. Pero pinasok din nila yung hayop sa bahay at doon na siya nakatira mula nung panahong yun. Mahilig siyang manood ng TV at paborito niya ang mga cartoons. Ang nakakamangha ay trained na siya at di na siya nakakasira ng kahit ano sa loob ng bahay kahit na mahigit 2,500 pounds siya. Ikatlo, buwaya. Ano ang pinakamalalang hayop na pwede mong alagaan? Hayina? Leon? Para sa karamihan ng tao, kahit ano sigurong nangangagat. Pero anong mas malala dun? Para sa akin, hayop na kayang kainin ng buong braso mo sa isang kagat, tulad ng buwaya. Pero parang di gaanong nag-aalala si Mary Thorne na mawalan ng braso o binti dahil 10 years na siyang nakatira sa maliit niyang bahay kasama ng buwayang tinatawag niyang Rambo. Tinatrato niyang normal na alaga yung reptile. Binibihisan niya pa to at napaka-cute nito sa pampasko niya. Sinasakay niya rin to sa ATV. Medyo local celebrity na si Rambo at naging artista sa maliliit na palabas na ginagawa ni Thorne para sa ilang charity at organisasyon sa lugar. Sapat na ang laki ni Rambo na 5 feet 8 inches para mag-alala ang Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sa kanya. Takot sila na di sapat yung laki ng bahay ni Thorne para sa kanya. Muntik nang sapilitang kunin si Rambo galing sa nanay niya, pero nagkaroon ng permit si Thorne para sa hayop. Huwag lang sana itong maging totoong buhay na Lake Placid. Ikalawa, Polar Bear. Makakahanap ka sa Canada ng dalawang matatapang na animal handler sa Beyond Just Bears, si Mark Dumas at ang asawa niyang si Don. Gaano katapang? Tingnan mo na lang ang hayop na pinili nilang alagaan. Ang pangalan ng alaga nila ay Aji. At sigurado kung di ka pa nakakakita ng alagang tulad niya, isa siyang 800 pounds na polar bear. At hindi lang karaniwang polar bear, naturuan siyang maging artista sa ilang high-budget na advertisement at pelikula. Inampon ni Mark si Aji galing sa isang zoo nung cub pa lang siya. Napakatalik na kaibigan ni Mark si Aji na nakakapaglaro siya kasama nito. Nahahalikan niya to at kaya niya rin ipasok ang ulo niya sa bibig nito. Mahilig ding lumangoy sa swimming pool yung dalawa, kung saan nagre-wrestling sila minsan. Unbreakable yung pagkakaibigan nila. At malinaw sa kung paano umarte yung polar bear sa pagkasama si Mark ang pagmamahal niya. Gumagawa ito ng malalalim na tunog na parang purr ng pusa. 800 pounds na pusa! At ang number one na di ka panipaniwalang alagang hayop, mga tigre! Oo, hindi lang isa. Pero kaya mo bang hulaan kung ilan? Dalawa? Tatlo? Hindi! Pito! Ayoko nang magpapasok ng isang tigre sa bahay ko, kaya nakakabaliw yung pito. Pero yun mismo ang ginawa ng isang Brazilian na pamilya. 8 years nang nag-aalaga ng pitong tigre ang mga Borges ng Moringa. Kilala ang tigre bilang nocturnal ambush predator.
na umaasa sa camouflage na binibigay ng mga guhit nito sa katawan upang istok ang prey nito. Ginagamit nito ang bigat ng katawan para patumbahin yung prey nito at tinatapos nila to sa pamamagitan ng kagat sa leeg. Hindi ganun ang mga katangian na gusto mo sa hayop na nakatira sa bahay mo. Pero hindi karaniwan ng mga tigreng to. Kumakain yung pamilyang kasama nila, nakikipaglaro sa kanila at sinasakyan pa sila ng mga bata. Mula nung niligtas ni Arias Borges ang dalawang tigre at mga anak nito mula sa circus, 8 years na ang nakalipas, mga miyembro na sila ng pamilya. Balak ni Arias magbukas ng Eco Park, kung saan malayang makakalibot yung mga tigre, tulad ng ginagawa nila sa loob ng bahay. Ano ang pinakakakaibang hayop na inalagaan mo? Sabihin mo sa comment section sa baba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod na Pinoy Top 10. Paalam!